Ayan. Good morning, good morning sa ating lahat. Isang pampalang umaga muli sa ating mga kapatid. Muli ang iyong lingkod, si Cabro Official. Nandito na naman. Ngayon mga kapatid, ang video kong ibahagi sa inyo ngayon ay ito'y napakahalaga at napakaganda mga kapatid. Ngayong umaga, ang ibabahagi ko sa inyo ang isa sa aking mga tanim dito sa aking taniman o sa likod na aking bahay. Ito ay bihira lang talaga mabuhay. Di ka bihira mo makita sa paso na itinanim. Mga kapatid, matagal kong gusto magtanim nito pero hindi nabubuhay. Pero ngayon mga kapatid, ito'y 1 year na. Buhay din siya at may dahon, ginagamit na rin namin. Walang iba mga kapatid ay ang sambong. Ayan. O diba? Sambong. Nakatanim lang siya sa ayan. Maliit na paso. So, ayan. Ha? Yan, sambong. Yan sa aking likuran. Alam niyo ba ang sambong? Ay, kung sa probinsya, napakaraming to. Kahit saan-saan mo nakikita. Dito namin tinatali ang aming kalabaw sa probinsya. Pero di namin alam noon na ito pala isang halamang gamot. So, napakaraming pwedeng gamutin ang sambong. Unang-una, talagang napatunayan ko ang sambong na ay magaling sa ano, bato sakit niya. So last year, ako po yung nagkasakit sa bato. At maniwala kahit hindi, akala ko ako yung mamatay na. Dahil talagang ang sakit ng aking parang ano eh, sobrang sakit, tumaas yung dugo ko. So katunayan, dinala ko sa ospital. Talaga dahil masakit eh. Pagdating sa ospital, wala naman silang lunas na ano. Kumbaga yun lang ano, alisin lang yung sakit ng yung naramdaman. Pero nakita na may batong araw ako. Bumaba na. So, sa madaling salita, operahan ako. So dahil pandemic, wala akong pera, bawal sa ospital. Umuwi ako sa bahay dito. Niristahan ako ng sambong capsule. Yun na inumin ko. Pero mga kapatid, bumili ako ng sambong na dahon. Ito, binili ko. Yun yung nilalaga ko. Sa halip na tubig inumin ko, yan po yung iniinom ko. At ilang araw yun? Dalawa, tatlong araw. Alam nyo ba mga kapatid na talagang nailabas yung bato ko. Kaya sabi ko napakagaling. Napakagaling na ang sambong. Hindi lang yan ang kayang gamutin. Pwede din sa mga namamanas. Sa mataas ang BP. Katulad sabi ko nga na high blood ako nun. Malaking tulong din pala siya. So lagnat, sakit sa ngipin, sakit sa ulo. Ang daming pwedeng gamutin eh. Arthritis o rheuma, sugat. Pwede din siyang panglanggas sa mga sugat. At higit sa lahat, kabag at saka yung mga sakit sa puso, di ba? Napakarami. Ito yung halamang gamot na marami din kayang gamutin katulad ng serpentina ko. Kaya mga kapatid, napakaganda talaga ng yung taniman, yung bahay o yung bakuran kung mayroon kang mga tanim na halamang gamot. Katulad nga dito sa akin, napakaliit na aking taniman. Kung makita nyo, napakitig lang siya, wala pang 1 metro. Pero ang dami kong tanim dito, nagsisiksika ng aking tanim. Kung makita nyo sa dulo, nandoon ang aking kalamansi na tuloy-tuloy ang bunga. So napaka sabi nga, kung
Ito yung ano ko eh, pag na-stress ako sa trabaho, dito ako pag umaga nagdidilig ako rito, tinatanggal ko yung mga dahon-dahon na patay, tapos binubungkal ko yung mga lupa para tumaba aking mga tanim. So dahil itong sambong, ano ba yung sambong na ito, i-share ko lang sa inyo. Akala ko mamamatay na ito kasi dito sa may sanga niya, dito sa kanyang sanga, mula dito sa paso hanggang dito sa sanga, naputol to. Sa sobrang ingat ko, dinala ko doon sa terrace namin dahil sobrang init paghapon doon, tinakpan ko ng plywood. Yung tinakip kong plywood na tumba at tumama dito, naputol. So wala na siyang dahon. Parang nawala na ako ng pag-asa. So inilipat ko siya rito, tapos nilagyan ko siyang maraming lupa, diniligan ko. Nagkaroon po siya ng dahon, tatlo. Dito nabuhay. Eh ito ngayon na tatlo na siya. Medyo dilambo yung dahon dahil dami rin ibong kasi dito eh. Sabi ko, nung nabuhay na, sabi ko, salamat, sabi ko, nabuhay yung aking sambong. Kaya dati, buibili ako ng dahon ng sambong sa bayan. Ngayon, di na. Dito lang ako kumikitas. Tatlong dahon, dalawa, tatlong dahon. Yun, nilalaga ako para doon sa inumin. Dahil itong sambong kasi maraming kayang gamutin, katulad ko na mataas ang BP, pwede rin inumin ko sito na nagpapababa ng BP ito. So kahit inom ka isang bisis sa araw para lang katawan mo, maganda po kasi ito. Kaya mga kapatid, yun sa mga maluwag ang taniman, sa mga nagtatanim ng gulay, magtanim din kayo ng sambong. At hinihikayat ko kayo magtanim na katulad nito dahil ito ay napatunayan na gamot sa mga katulad ng bato sa kidney. So may nabibili na ang capsule, yun ang niresita sa amin dati, capsule, pero mas maigi talaga pag ito mismo lagayin mo, walang halong chemical, tunay, talagang organic. Yung pinakakatas, yun yung inumin mo. Masarap. Alam niyo yung lasa, parang parang may aroma. Napakasarap inumin. Kaya sabi ko nga, na ito, isang puno lang pero paramihin ko. At abangan niyo sa mga sunod video kung paano ko paramihin yung isang puno na to. So, yun lang. At maraming salamat. Tandaan, ang halamang gamot ay dapat kasama sa ating taniman ng mga gulay. Hindi man siya nagugulay, pero nagagamit natin sa gamot sa ating katawan. So maraming salamat sa inyo. Muli si Kabro Official, nagpapasalamat muli sa mga nag-subscribe at saka hindi pa nag-subscribe sa aking channel. Please subscribe my YouTube channel, Kabro Official. Click na rin and share sa notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat at mag-ingat tayo lagi.